What up mga subscribers, no? So ngayon guys, manood tayo ng updates kay Miss O, no? So ito po yung mga updates niya, no? A very big shoutout po ulit kay Miss O, no? So sa kanya tayo nakangin ng updates sa ating mahalima, or kahit hindi sa ating mahalima, no? Sa mga ating P-pop groups, no? Shoutout kay Miss O, no? Isa yun sa mga solid po talaga na pinapanoorin natin regarding po sa mga updates, no? Yun. So yun guys, sa panoorin na ito, no? Itong papanoorin po natin na itong ang title po nito is ay SB19 Justin, Bini Joanna, and K-pop Joe Band in one project. Wow. Damn. Let's go. Solid to, ha? Let's go. Okay, tara, panoorin na ito. SB19 Justin, Bini Joanna, and K-pop Joe Band in one big project. Kinakabag na nga mga fans dahil sa latest teaser na inilabas ng K-pop Joe Band. Makikita sa video na ito posted by K-pop Joe ang kwaderno, a product of Justin's brand Visar. Naglabas pa ito ng panibagong video, a TikTok vid with Justin at ang mga reactions ng mga fans. Marami ang mga nagtatanong kung magiging director din ba si Justin sa music video nila o di kaya'y may collaboration o magiging bida ito mismo sa kanilang music video. And also, kapansin-pansin din sa video na inupload ng K-pop Joe ang isang note na mangga ka ba? Fans are connecting this with Bini Joanna na kung matatandaan ay may isang TikTok video na patungkol sa mangga. And also, minsan na ding naispatan si Joanna na suot-suot ang surreal merch ni Justin. Hey. This could be a collab o di kaya'y parehong bida si Justin at Joanna sa music video ng K-pop Joe. Pwede! Let's just wait kung ano nga ba ngayong August 2. Guys! Kung ano man yan, like, anong klaseng collaboration yan, baka collaboration yan na medyo snippets lang. Pero guys, makita mo lang yung dalawang biggest P-pop groups po sa ating bansa ngayon, which is SB19 and Bini, no? Damn, ang sarap sa mata, no? Kasi alam niyo naman nangyari, no? Pag ganto, kaaway daw ng ganto yung ganto, no? Yung alam niyo yung mga fandom, no? Nag-aaway po. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat, like kunyari, lahat ng member ng 18, lahat ng member ng Blooms, no, is nag-aaway, no. Meron lang po talaga mga pasaway na mangingilan-gilan lang, no. Yun po yung pinaka-ano, eh. Mangingilan-gilan, no. Like, siya yung gagawa ng mitsa. Like, kunyari, fandom dito is gagawa ng mitsa para magalit tong fandom na to, no. So, meron naman din sa kabila na gagawa ng mitsa para magalit yung fandom na to, no. So, ayun po, no. Kaya, tayo po, lagi nang paalalahanan yung mga kasamahan natin like sa fandom, no, na huwag tayo mag-start ng hindi natin ikakabuti, no. Huwag natin tayo mag-start ng hindi natin ikakabuti, no. Kasi pag nag-start tayo niyan, maapektuhan po talaga tayo, eh. Hindi lang po yung music industry, hindi lang po yung tayo, hindi lang tayo mga nakabuo, kundi maapektuhan din po guys, isipin nyo po, is yung ating mga sinusuporta ang artist, no? Tulad niya syempre, pag halimbawa mang may mga nangyari, malulungkot po, kunyari, malulungkot ang SB19, malulungkot ang Bini, no, sa nangyayari, no? Nakalungkot yun, as in, kahit ako malulungkot, and pag nalungkot sila guys, lalo pag emotionally sobrang down sila or stress sila, no? Mahihirapan sila mag-perform, mahihirapan sila makagawa ng magandang music video or magandang kanta, hindi sila ma-inspire, hindi sila ma-motivate, no? Kasi tandaan nyo guys, mamamotivate po ang isang tao pag halimbawang lagi po siyang maganda yung vibe, like ganito, ang ganda ng vibe ko, ang sarap gumawa ng gantong kanta, ang sarap maging gantong gawin sa part na to, no? Pag halimbawang ganon, good yung vibes niya, is talaga makapag-create po siya ng mga napakagandang obra, napakagandang mga music, napakagandang sayo, no? Pero pag halimbawang mentally drained ka, stressed ka, may iniisip ka na kung ano mang mga iniisip mo, hindi makakamagawa guys, no? As in, maniwala kayo sa akin, I've been there, no? Nagko-choreograph ako ng sayaw. Ayaw na ayaw ko yung moment na stress ako, tapos kailangan ko gumawa ng sayaw, no? May deadline, no? Ng choreography, no? Napakahirap, to the point na parang gusto mo na sumuko, parang gusto mo nang ayawan yung passion mo na pagsasayaw, no? And baka maramdaman po nila yun, no? Na wag naman po sana, wag naman po sana. Kaya sana tayo na po yung magsilbing mga gabay sa kanila, magsilbing mga paghugutan nila ng lakas, no? Kasi pag halimbawa mang binigyan na sila ng ikaka-stress nila, no? Diyos ko, maniwala kayo sa akin, hindi po maganda ang kalalabasan ng kung ano man yung binabalak nila, no? So, yun. Yan lang. Basta, huwag na sila i-stressin masyado. Yun lang. Okay, guys. Ito, next natin ay itong, yan.
Kita niyo mo sa screen. SB19 Josh and Justin reveals a big announcement in Dunkin' PH. No, okay, tara. Salvation! SB19 Josh and Justin reveals big announcement in Dunkin' PH event. Ito na nga ang big announcement revealed by Josh Tin in Get Ready Dunkin' PH event na tiyak na ikakatuwa ng 18 dahil muli na naman nating makakasama ang SB19 and witness their world quality performance. Thanksgiving Celebration! Yes, SB19 will celebrate their 6th anniversary live at the Araneta Coliseum this Ooh. October 26. Mark your calendar, 18. Abangan niyo. Ay, naging Jessica So. Si Sir. Naging Jessica So. Napindot ka, ano ba yan? Bad trip po. Kontik na. Ang naka-livestream kasi ng Jessica Soho, guys, no? Kasi guys, ang tandaan nyo, pag halimbawa nakanood ako ng Jessica Soho, no? Like na click ko yan, no? Mga copyright po tayo. Eh, hindi lang copyright, mga block po tayo, no? Nag-react na po ako isang beses sa video ng Jessica Soho, no? Eh, na-copyright po tayo, no? Hindi ko maalala, pero parang yun yata yung sa... kayong kay Stel yata. Hindi ko maalala ko yun. Basta regarding yun sa... Kasi usually naman nag-release ako ng mga reaction videos sa Jessica Soho pag regarding po sa P-pop, no? So, na-block tayo dun, no? So, ayun. Battery. So, ayun na. Naalala ko pa nung unang nood ko ng concert ng SB19, which is yung Dunkin' PH, no? Shoutout. Hindi ko maalala yung pangalan, no? Pero siya yung nagbenta sa akin ng ticket, no? Yun, sinabihan niya nga ako. Actually, sabi nga niya nung una, hindi ko maalala, shoutout sa'yo. Hindi ko maalala pangalan mo, no? Sabi niya na, ibibigay na lang niya sa akin yung ticket niya. Pero sabi ko, hindi, babayaran ko yan, no? Kasi parang yung isang friend niya yata hindi sumama. So, nag-chat siya sa message. Nag-message siya sa akin or nag-PM siya sa Facebook page ko, no? So, ayun. Sabi ko niya, libre na nga lang yata niya ibibigay sa akin. Pagkakatanda ko, no? Or baka hindi siya yung pinagbili. Or hindi ganyan yung sinari. Pero sabi ko nga na pinaghirapan niya yun, no? Kaya bibili ko pa rin kahit anong mangyari, no? So ayun, na binili ko naman sa kanya, no? Kaya ayun, sobrang saya lang kasi iba talaga yung feeling pag nanonood ka ng live tapos nanonood ka ng video, no? So very big shoutout po sa ating Mahalima, no? Isa naman to sa mga ano, sobrang nakaka-excite na mangyari sa atin, no? Na may ganito na naman ganap ang ating Mahalima, no? So ayun, maraming salamat po sa palaging sumusuporta sa aking YouTube channel. Siyempre sa palaging sumusuporta po sa ating Mahalima, no? Tuloy-tuloy lang yung suporta, tuloy-tuloy lang po yung pagbibigay ng mga motivational na mga quotes or mga motivational na mga posts regarding sa ating Mahalima, no? Kasi niwala kayo sa akin, nababasa nila yan, no? The more na nakikita nila na masaya, mas maganda yung vibe, na nagkakaisa po talaga yung mga fandom, no? Talagang mas ma-motivate sila and maging mga good vibes sila, no? So, ayun lang, maraming salamat. So, this is Point of Bed signing out. Peace, let's see.